Ito ang tinig mula sa silangan. Ang mga mangangalakal na Muslim mula sa Malaysia at Indonesia ang may unang dala ng Islam sa Pilipinas noong ika-13 siglo. Sumunod dito ay dumating ang mga misyonerong Muslim upang mangaral ng pananampalatayang Islam sa mga Pilipino. Si Karim ul Maktoum ang unang misyoneryong Muslim na nakarating sa Sulu noong huling bahagi ng ika-14 na siglo. Noong ika-15 siglo, dumating si Rahab Aguinda sa Pilipinas. Makaraan nito, pinakasalan ni Abu Bakar ang anak ni Rahab Aguinda na si Paramisuli. Itinatag ni Abu Bakar ang unang sultanato sa Sulu kaya ginawaran siya ng titulong Sharif ul Hashim at naging unang sultan ng Pilipinas. Samantala, si Sharif Kabungsuan naman ang nagtatag ng sultanato ng Maguindanao. Simula noon ay unti-unti nang lumaganap ang Islam patungong Hilaga at umabot hanggang Maynila. Kung hindi dahil sa pagkakasakop ng mga Espanyol sa bansa, marahil ay naging Muslim din ang buong Pilipinas tulad ng mga karatig bansa nito sa Asia. Katulad ng iba pang Muslim sa mundo, ang mga Pilipinong Muslim ay sumusunod sa limang haligi ng Islam. Ito ay ang pagpapahayag ng pananampalataya kay Allah, ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw na nakaharap sa Mecca, ang pag-aayuno sa panahon ng Ramadan, ang pagbibigay ng tulong pananalapi sa nangangailangan, at ang paglalakbay sa Mecca ng kahit minsan sa buhay ng isang tao.